Hi guys, this is Kaka Deserna, and if you're not yet subscribed to my channel, please do subscribe and hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga new videos na ilalabas natin. So for today's video, sobrang interesting and sobrang excited ako na i-share sa inyo itong video na to. So, ano ba yung gagawin natin videos ngayon? Yun. Kasi ang daming nagtatanong sa akin, ang daming nagko-comment, ang daming nagme-message through Gmail kung paano ba talaga tayo makakakuha ng bahay sa pag-ibig sa murang halaga. So, hindi tayo naglalabas ng malaking pera. At syempre, ano-ano ba yung requirements ni pag-ibig? And lastly, eligible ba ako para makakuha ng pag-ibig? ng bahay sa pag-ibig. So, simulan natin ito guys. Huwag na natin patagalin. And please watch until the end of this video para matulungan po kayong lahat. Thank you so much! Hi guys! And syempre, dala-dala ko na naman ang aking super tickler para po mabasa at papaliwanag ko sa inyo kung ano-ano ba yung dapat nating gawin para makakuha tayo ng bahay sa pag-ibig. So, first thing to do, ano ang una nating gagawin para makakuha tayo ng bahay sa pag-ibig? So, sinasabi ko nga sa inyo, makakakuha tayo ng bahay sa pag-ibig for 1,000 pesos lang. So, paano? So, first thing to do, syempre, kailangan nating pumunta sa pag-ibig website. So, pag-ibig website. So, pag-ibig website, ilalagay natin ang pag-ibig website here or in the full screen. Papakita po natin yan kung ano po ang pag-ibig website. So, kailangan po natin pumunta dyan. So, pag-ibig website, kung makita nyo, meron dyan properties for sale. So, properties for sale, nandyan po lahat yan. And next, sa property for sale, yun yung sinatawag na acquired houses. So, guys, ibubulong ko na sa inyo. Doon tayo makakakuha ng 1,000 pesos na bahay! Yan, so, ayun na ha. May tip na ako sa inyo ha. Makakakuha tayo talaga ng 1,000 pesos na bahay. So, nakakuha na ba ako? Yan, so, sasagutin ko yan late. Okay, so, properties for sale or acquired houses. Sa pag-ibig website, makikita natin yung housing loan affordability calculator, steps to purchase acquired properties, checklist of requirements, and list of negotiated sales for winning buyers. So, lahat yan makikita natin. Pero, please do the first step. Kailangan natin pumunta sa pag-ibig website. Okay, so, second, syempre, na ating dapat gawin is yan. So, bago ko ituloy yung next step, kailangan mo nating malaman kung ano yung acquired houses. Yan. So, acquired houses, guys, is yung mga foreclosed houses. Ito yung bahay under housing loan pa rin na hindi na tuloy bayaran ni buyer. So, kailangan or binabawi ito ni pag-ibig para naman ilagay sa mga negotiated sales, auction, or sa bidding na properties para muling mabenta. So, yan guys. So, meron na tawag na bidding, auction, and negotiated sales. So, syempre, dun tayo sa under negotiated sales para ang kailangan lang natin, ang pabulong natin na kailangan na 1,000 pesos lang ang ating kailangan. So, yun na yung next steps natin. So, ang next step naman natin ay tignan muna natin yung list ng mga acquired houses sa pag-ibig website. So, guys ha, pinakita ko na sa inyo kanina yung website natin sa pag-ibig. So, this is www.pagibigpan.gov.ph. So, makikita na natin doon yung mga properties for sale, properties under negotiated sales, and public auction. Yon, yun yung next step natin. So, ano naman yung susunod nating step? Syempre, kailangan nating puntahan yung bahay. So, yung naunang step, kailangan mong makita yung mga list noon. So, kailangan punta tayo sa properties under negotiated sales para makita natin yung mga foreclosed houses. Syempre, kung tiga Bulacan ka, tiga Cavite, at least i-click mo lang
yung page kung saan magdadirect siya sa ating pag-ibig, Bulacan, pag-ibig Cavite, or saan ka man panig ng mundo, sure na merong offer si pag-ibig for foreclosed house. Then, after that, pag nakapili ka na, kailangan nating puntahan yung bahay. So, mayroon tinatawag si bahay na kailangan nating inspectionin yung lokasyon ng bahay at mayroon siyang tinatawag na as is where is. Anong ibig sabihin ng as is where is? So, yun nga, sabi ko nga sa inyo, ang acquired houses ay yung mga foreclosed houses na hindi natuloy bayaran ng mga dating pag-ibig member. Okay, so, kung ano yung makikita mo dun sa lugar na yun, yun yung mismo mong bibili. Ang swerte natin kapag nakakita tayo ng nakatayong bahay na, okay na yung lupa, nakabuild na yung bahay, sobrang swerte natin. Kaya nga, guys, hindi tayo sasamaan ni pag-ibig sa ano yun ha, inspectionin nyo nyo. Tayo yung mag-i-inspect dun sa bahay. Kahit hindi pa natin siya nakukuha. Kasi kapag pumunta tayo sa pag-ibig, na yun ang susunod nating step, kailangan nating pumunta sa pag-ibig, syempre magparehistro, sagutan yung form na tayo ay kukuha ng foreclosed houses, isubmit syempre kailangan natin ng mga requirements. So, syempre kailangan na natin ng gross monthly income, which is yung payslip natin. Next, kailangan natin ng prepared of repayment. Syempre, kailangan din makita ni pag-ibig na meron tayong capacity to buy yung bahay. Okay, next, syempre, kailangan natin ng company ID at syempre, mga valid IDs lang. So, okay na guys. Kung clear na tayo doon, proceed na tayo sa next step. And after next step, kapag nakapag-submit na tayo ng mga requirements, which is yung valid ID natin, at makapag-fill up na tayo ng kanilang application form, pinapapili naman tayo eh. Mayroon silang tinatawag na discount, which is 30% kapag kinash natin yung foreclosed house. Next, mayroon tinatawag na LTI, which is long-term installment program, which is maganda yon guys, kasi magbabayad lang tayo ng maliit na halaga sa monthly natin, tas long term naman natin siya babayaran. So, nakayang-kaya naman ng ating salary. Okay, syempre, kailangan kapag nakapag-submit na tayo at nakapili na tayong bahay, isubmit natin yung mga dokumento sa loob ng 30 days. Or kung maganda naman is masubmit natin siya ng mas mabilis na panahon para mas mabilis ang ating approval. Okay, so next, kailangan natin ng reservation fee na 1,000 pesos. Yan guys ha, 1,000 pesos. So, 1,000 pesos natin is makakakuha na tayo ng bahay. So, next step, yan din na nga tayo, nakapag-fill up na nga tayo ng form. Meron pa rin naman tayong discount kapag kami housing loan tayo or yung long-term installment, which is 10% discount. Lalo na pag pag-ibig member tayo. Yan. So, next step natin is after 2 months na makompleto natin yung mga requirements at na-submit natin iyon, ay makakatanggap na tayo ng text message. Yes, makakatanggap na po tayo ng text message na approved na tayo. Yan. So, pag nakatanggap na tayo ng message na yon, is kailangan na natin ayusin yung processing na ibibigay sa atin ng pag-ibig para ma-take out na sa atin. Okay, so kailangan natin pumunta sa pag-ibig office pa rin. Then, kailangan natin pumirma dun sa notice of approval. Tapos, syempre, ipapapotocopy natin yung receipt na nakapagbayad tayo ng reservation fee. At next, syempre, hintayin na lang natin yung message ulit na iti-take out na sa atin yung bahay. Yan. So, sobrang dali lang ng step ni pag-ibig. So, hopefully guys, nakatulong po ako sa inyo para po makakuha tayo ng pag-ibig housing loan. Yan. So guys, sa lahat ng nagtatanong, hindi pa ako nakakuha,
Pero yun po yung next na gusto kong makuha. Kasi actually nakakuha po ako ng Pag-ibig Housing Loan, pero hindi siya under foreclosed houses. Nakakuha po ako ng brand new po na house. And sobrang ano po ako, sobrang saya po ako nakakuha po ako. And sobrang dali po ng mga requirements ni Pag-ibig. Basta employed po tayo. And meron naman silang mga requirements for OFW and for may mga business na people na gusto ba rin kumuha ng Pag-ibig Housing Loan. So guys, kung meron pa kayong gustong videos na gawin ko tungkol sa Pag-ibig, please comment down below and hopefully sana po nakatulong ako and sana po makapag-start na po kayong tumingin sa mga foreclosed houses natin para po makakuha na tayo ng ating 1,000 na bahay. So guys, I promise na kapag nag-go na ako dun sa next step ko na makakuha ng foreclosed houses at maging approve ako dun, I promise, gagawa ako ng video para makatulong din ako sa inyong lahat. Thank you guys for watching and see you soon and mag-ingat po kayo palagi. Maraming salamat so and stay safe. Thank you guys.